bago niya ginawa yung malaking desisyon, nanalangin siya. So this is also a lesson for us. Ano po? Marami sa atin ngayon ang gagawa ng malaking desisyon sa ating mga buhay. Bago niya gawin yan, mga kapatid, hindi kayo ng gabay at panalangin sa Panginoon. Sabi nga po ng spiritual director ano, ng mga Augustinian, ng isang rector doon, sabi niya, pray and discern. Do not stop at praying. Include discernment. Huwag ka lang matatapos sa pananalangin. Yes, you are praying. But also, you have a part to fulfill. Kailangan mo mag-discern. Kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa hindi. Kaya nga sa iyong pananalangin, hihingi ka ng karunungan sa ating Panginoon. So, without the wisdom from the Lord, hindi magiging discernment yun. Hindi mo makukuha kung ma-discern ko anong kanyang kalooban. Pray and discern. So harapin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, alam ko kapatid. Alam ko kapatid. Nangangamba ka minsan. Nangangamba ka. Na baka magkamali ka. Sa desisyon. Na gagawin mo. Huwag ka mag-alala. Ito man ang kahinatnan niyan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Kahit na naman kahinat na ng desisyon natin kung gagawin, mga kapatid, hindi tayo mababayaan ng Diyos. Maybe, there are decisions na nagawa natin, talagang nagkamali tayo. But this is a lesson for us. Hinayaan ng Panginoon, inalaw ng Panginoon na ma-experience natin yun para matuto po tayo. Matuto tayo sa ating buhay, matuto tayo mas magtiwala sa Kanya. Matuto po tayo na ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat-lahat. Amen po? So ito muna, ano po? Ayaw. So ito po yung una, mga kapatid, ano? That in, ayan. In every decision, do not forget to pray. Huwag tayo makakalimot na tumawag sa ating pong Panginoon. And then, secondly, ano po, ito yung magandang pointer, no? Sa pangalawa, ayaw po lumipat sa Sir Gary. Ayan. So sa pangalawa po, when we pray, it doesn't mean that we are not going to face adversaries or challenges along the way, but it will surely give us hope, strength, and courage. Ano po? Sa ating pong pananalangin sa ating Panginoon, lahat naman tayo nagtitiwala sa Kanya. Tama po ba? Ito po yung panalangin na may pagtitiwala at pananampalataya. Balik po. Yan. So when we pray, ayan, ulitin po natin ano, it doesn't mean that we are not going to face adversaries or challenges. Ito po yung malaking pagkakamali minsan sa ating pong isipin. Na kapag tayo po ay nanalangin sa ating Panginoon, syempre, we are expecting good things to happen. Pero sa ating pananalangin sa ating pong Panginoon at magtitiwala sa Kanya, hindi sinabi ng ating pong Panginoon automatic, nandun ka na agad sa huli, nandun ka na agad sa resulta, nandun ka na agad sa biyaya na hinihingi mo. Everything is a process. At hindi ibig sabihin na ikaw nanalangin sa Panginoon, hindi ka nadadaan sa adversaries. Hindi ka nadadaan sa challenges. Bahagi ng buhay natin bilang mga Kristiyano na kahit tayo po ay nananalangin, na tayo po ay dumanas ng mga paghihirap at ng mga challenges. Katulad ng nangyari sa ating pong Panginoon, sa pagpili niya sa kanyang 12 alagad, naging firm siya sa kanyang decision. Pinili niya yung 12 alagad, pero sa kabila ng kanyang pananalangin, nandun po yung challenges sa kanya. Sa kanyang pakikisama sa 12 alagad, sa pagbuo niya, sa grupo ng 12 alagad, may mga tao doon, may mga apostol ang ating Panginoon na matigas ang ulo. May mga personality sa grupo na yon na medyo challenging. May mga pagkakataon na kailangan niyang paulit-uliting turuan ng kanyang mga alagad. Hindi nagkamali ang ating pong Panginoon sa kanyang pagpili sa 12 alagad. Pero, kahit siya po ay nanalangin, meron pa rin siyang pagsubok na kinakaharap. And I believe, my dear brothers and sisters, na tayo din, sa ating pananalangin, hindi tayo agad nakakarating dun sa end result. In the process, we are being challenged. Maraming nga nagtatanong sa Panginoon na, Lord, bakit naman ganito? Naglilingkod ako sa iyo ng tapat. I am offering myself to you. Magdamag ako nananalangin, halos maubos ko na yung misteryo ng banal na Santo Rosario yung kakadasal. Pero bakit yun, Lord, I am still being challenged. Ito kapatid ang ipinapaalala mo sa atin ng ating Panginoon ano, na ang pagiging Kristiyano ay napaka-challenging. Ang pagiging Kristiyano ay punong-puno ng pagsubok sa pagpapatatag sa ating pong
pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi kung minsan, ang pagkakamali po natin, kapag nanalangin tayo sa Panginoon, okay na magpaisi-isi tayo. Hindi po. Hindi po. Sa ating pananalangin, tatandaan po natin, yung panalangin may kalakip na pananampalataya ay nilalakipan din ang paggawa. Pagkilos. Amen po ba? And so, nasabi po no, sa Proverbs chapter 3, verse 5 hanggang verse 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. So, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sa ating pong pananalangin sa Panginoon, mga kapatid, nag-expect tayo ng end result, siyempre. Kasi may hinihingi tayo sa ating pong Panginoon. But sometimes, hindi ito yung dumadating sa atin. And in the process, parang nagda-doubt tayo kay Lord, the Lord, hindi ito yung pinag-pray ko, bakit ito yung nangyayari? Sa ating pananalangin sa Panginoon, mga kapatid, laki pa natin ang buong pagtitiwala sa Kanya. Na ito yung ipinanalangin natin, naniniwala tayo, na hindi malayo dito ang ipagkakaloob ng Diyos. At ibibigay ng Diyos ang pinaka-the-less para sa bawat isa sa atin. Maybe the Lord wants to teach us endurance. Na habang tayo po ay dumadaan sa challenges, magpatuloy tayo sa pananalangin. At katulad ng ating pong Panginoon, sa kanyang pagmi-ministry, pagmi-minister dito sa lupa, sa kanyang pagtuturo, sa kanyang mga alagad, palagi siyang hindi nakakalimot ng manalangin. There are many accounts in the Bible na mababasa po natin, makikita natin. Pumupunta ang Panginoon sa isang deserted place, sa isang ilang na lugar, para doon siya ay manalangin. Doon siya ay manalangin. So harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, kung sa tingin mo, parang hindi pa dadating, yung ipinapanalangin mo, putang magsawa, tapat ang Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin si Yahweh na siya. So, kapag isang pili natin, ano, ay parang hindi tutugunin ng Panginoon or parang iba yung nangyayari sa hinihingi po natin, huwag ka magsawang manalangin sa Panginoon po. Kasi sa iyong pananalangin, binabago ng Diyos ang takbo ng iyong puso. Binabago ng Diyos ang iyong pananaw sa buhay. And eventually, nakikita mo na hindi man exactly ito yung hinihingi mo sa Panginoon, but still answered prayer. Amen po ba? Still answered prayer po tayo. And so, sa ating pong pananalangin, kailangan nga buo ang ating pong pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Buo ang pagtitiwala sa Panginoon na may gagawin ng Diyos. Amen. Na hindi tayo pahihindihan ng ating pong Panginoon. Amen. And lastly, ito yung mensahe ng Ebanghelyo no, na ating pong pinaninilayan sa gabi nito. A true disciple of Christ lives in prayer. Ang isang tunay na lingkod ng Panginoon na bubuhay sa pananalangin sa Kanya. Amen. Dahil ang isang lingkod ng Panginoon, alam niya na ang Diyos ang tumawag sa Kanya. Amen. Alam niyo po, kanina sabi nga ng ating pong punong lingkod doon, punong lingkod, lahat tayo itinawag ng ating Panginoon, no turning back. Sabi nga po, no turning back. Tayo po isusunod sa ating pong Panginoon at wala nang sabi nga turning back, hindi na tayo babalik sa dati nating buhay. Hindi na tayo muling tatalikod sa ating pong Panginoon. Maybe, ang pagiging isang Kristiyano ay challenging, maybe ang pagiging isang Kristiyano ay talagang hinahamon at sinusubok. Ano po ang ating character, ang ating attitude, maging yung ating pong pananampalataya. But still, it's worth it. Worth it ang pagsunod sa ating pong Panginoon. And so, a true disciple of Christ lives in prayer. Sa ating pong buhay, mga kapatid, hindi na tayo magbubuhay na hindi tayo nananalangin sa Panginoon. Pagmulat pa lang sa umaga, alam na natin na ito yung gagawin natin. Hindi ko lang po na-feel po ninyo, no? But, meron kulang kapag ka, nagising ka sa umaga at nagsimula ka pag-virus at hindi ka ba nakakapagdasal. May malaking kulang. Madalas ko po na-experience yan. O kaya bago ko tumayo sa kama, nananalangin ako. Para sigurado na pag-alis ko ng kama, nakapagdasal na ako. Kasi nga, buhay na natin ang pananalangin. May kulang sa atin kapag hindi tayo nakakatawag sa ating Panginoon. Sa ating pong pananalangin, sa ating pong Panginoon, ito yung nagiging paraan para tayo ay ma-recharge niya. Kasi kapag tayo nananalangin, nandun yung feeling po na meron tayong assurance. Hindi ko po alam ano, pero yan po yung nararamdaman ko every time na ako nagpa-pray. Hindi ko man nakita agad yung resulta, but I have an assurance na ipanalangin ko ito sa ating Panginoon, si Lord ang bahalang kumilos. Amen po ba? Amen. Amen po ba? O, rin yung katabi mo, sabi mo sa kanya kaya naman. Kaya naman. Yung ipinapanalangin mo. Yung iniiyak mo kay Lord. Iniiyak mo kay Lord. Alam ni Lord yan.
Amen po. Amen. Hayaan natin siyang i-surprise po tayo. Hayaan natin i-surprise tayo ng Lord in His mysterious ways kung paano niyang tutuhunin yung ating mga kahilingan. And so, ang sabi po sa Matthew chapter 6, wala po sa verse 5 hanggang sa verse 13. And when you pray, do not be like hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. No? So, nagtanong ang ating mga alagad sa ating Panginoon. Paano po ba kami mananalangin? Yan. Dahil ito yung sikreto ng ating Panginoon kung bakit na napili siya matatag, kung bakit na napili siya kontra sa kalooban ng kanyang Ama. Hindi siya nagsasawang manalangin at hindi siya nagkukulang manalangin. Tumawag sa kanyang Diyos Ama. At ang tanong ng kanyang mga alagad, paano po ba kami mananalangin? And this is the formula prayer na tinuro ng ating pong Panginoon sa kanyang pong mga alagad. At ang sabi nga ng ating pong Panginoon, no? When you pray, do not be like hypocrites. Prayer must be sincere, my dear brothers and sisters. A true disciple of Christ lives in prayer. Ibig sabihin, a true disciple of Christ lives in sincerity, ano po, sa paglapit at sa pakikiisa sa ating pong Panginoon. Tanungin mo ngayon katabi mo. Sabi mo sa kanya, kaya mo ba? Kaya mo ba? Na manalangin. Manalangin. Ng tatlong oras. Ng tatlong oras. Ano kaya ang sagot niya? Alam niyo po, ano? Alam niyo po, sa totoo lang, there are people na yun ang kanilang calling. To pray for other people. Kaya nilang manalangin kahit limang anim na oras. May mga taong ganun, katulad po ng mga monks. Ano po? Hindi ko alam kung isang makikita ng mga Trappist monks. Sila po ay, ginugulo na yung kanilang buhay sa pananalangin. Praying for others, praying for the needs of the people. Kaya po, meron silang tanggapan doon na kung meron kang gustong ipanalangin, isusulat po yun, isasama nila sa prayer nila. Pero tayo, bilang mga tao po, ano, since hindi naman tayo katulad nilang mga monks, ano po, okay na sa atin nakapag-pray tayo na 15 minutes. Siguro 30 minutes or 1 hour. Kapag may intercessory prayer, kapag meron chain prayer. And, to tell us, my dear brothers and sisters, sabi nga ng ating Panginoon, do not be like hypocrites kapag kayo ay nananalangin. Because a prayer must be sincere. Sa ating pong pananalangin, hindi mahalaga kung napakaganda ng panalangin mo, mahaba. Ang mahalaga, transparent yung puso mong tumatawag sa Panginoon. Kundi na sa puso mo yun ang itinatawag mo sa Panginoon. Sometimes, kapag tayo po ay nananalangin at sobrang bigat ng problema, hindi tayo makapagsalita kung hindi. All we want to do is to cry out to the Lord. Believe me, my dear brothers and sisters, napaka-effective ng prayer na. Bakit? Kasi yung panalangin po na yun, kahit hindi mabigas ng iyong labi, ang puso mo ang namusap sa ating pong Panginoon. At isang disipulo ng ating Panginoon, ng isang tagasunod ng ating Panginoon, sa kanyang pananalangin sa Panginoon, nananalangin siya ng buong katapatan. Nang walang pagdilihin. Minsan kasi nagkakamali tayo sa pananalangin na ganyan. No? Habang nagpa-pray, syempre nagdinilay din tayo, ay mali pala na ganito yung panalangin ko kayo. Dapat pala yung panalangin na kalulugod sa kanya, yung salitang nakalulugod sa kanya. Well, totoo naman yun. Pero kapatid, tatandaan mo, God sees what is in your heart. Alam ng Diyos kung galit ka, alam ng Diyos kung meron kang tampo, alam ng Diyos kung meron kang iniiwasan sa iyong panalangin. Kapatid, wala tayong may lilihim sa ating pong Panginoon. Kaya nga, ang isang lingkod ng ating Panginoon, isang true disciple, totoo sa ating pong Panginoon. Totoo sa pananampalataya, tapat sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? So harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, katulad ng Panginoong Jesus, mabuhay tayo na nakadepende sa ating Ama sa langit. Amen po ba? Mabuhay po tayo sa ating na nakadepende sa ating Ama na nasa langit. Mabuhay tayo na naglilingkod sa Panginoon ayon sa kanyang nais. Hindi lang sa ayon sa ating pong nais.
Ano po, kasi mas malaki ang reward with your brothers and sisters ng mga taong tunay at tapat na nagtitiwala at nagbibigod sa ating Panginoon. And as we pray with your brothers and sisters, yung kuling sinisigaw ng ating mga puso, kuling sinasabi ng ating pong mga puso, ano, ito yung itawag natin palagi sa ating Panginoon. Magtitotoo at tapat tayo sa ating Panginoon. So, ayan. So, magsitayo po tayo mo lahat. Sa ating pong pananalangin, mga kapatid, ano? It makes us closer to God. Mas nilalapit tayo ng pananalangin natin sa ating pong Panginoon. And alam po natin na sa presensya ng Panginoon, ayaw na nating lumisan. Napakasarap sa presensya ng ating pong Panginoon. That's why in prayer, kapag nagiging totoo ang prayer, kapag nagiging sincere ang prayer, whenever we feel that our prayer is being heard by the Lord, para ayaw natin tumigil sa pananalangin. Hanggat hindi tayo natatapos or hanggat hindi nasasatisfy ang ating puso, ayaw natin tumigil sa pananalangin. Bakit? Because we feel the presence of the Lord. Sometimes, yung pag-iyak sa ating Panginoon, yung pag-awit sa Kanya, as a form of prayer, as a form of worship, minsan ayaw natin tigilan yun. Kasi nararamdaman natin kinakatagpo tayo ng ating pong Panginoon. Kapatid, when we are making big decisions sa ating pong mga buhay, paalala ko po ulit, ano? Huwag natin kakalimutan manalangin sa ating Panginoon at tumawag sa Panginoon. Let us close our eyes, my dear brothers and sisters. Sa awit din po na ito, no? Tayo po'y mananalangin sa ating Panginoon. Piliin po natin yung manatili sa Panginoon nang sa gayon bawat panalangin po natin. May assurance tayo na narinig tayo ng Diyos. We feel na kinakatagpo tayo ng ating Panginoon. Nararamdaman po natin na niyayakap din tayo ng ating Panginoon.